Hi, Gelai! This is my first collab. Oo, bukod sa first time nating dalawa, first time ko din. Tapos online pa. Yeah. Kumusta? Quarantine eh. Kumusta ang quarantine life? Mahirap. Kasi syempre, hindi tayo sanay na ganito yung life natin. Pero napagsasagaan naman po. Okay pa naman. Kaya pa. Kamusta yung araw-araw? Mga bagay-bagay. Kamusta yung araw-araw kasama mo si mama mo? Si papa mo? Ano, okay naman po. Para sa akin po, mas better na mas kasama sila. Parang, ano, everyday may bago ka nare-realize na, ah, okay, ganito pala dapat pag kay mama. Oo, no. Sa kapatid mo. Oo, no. Ayan. So, anyway, ayan, I know na you're into makeup right now. And curious talaga ako, paano ka nag-start and kailan, ano yung naging trigger, ano naging nag-trigger sa'yo na mag-makeup. And ngayon, naka-makeup tayo ngayon kung napapansin po ninyo, mga viewers. Yes. So we did the full makeup video namin beforehand kasi it's so hard na mag-collab online. So we decided to film ourselves separately. Ayan, so topic for today actually is, you know, how to do your makeup as a beginner or paano mag-start. So, Gelai, ikaw ba? Ano ba yung talagang, mahilig ako mag-makeup or ano yung nag-trigger talaga sa'yo to do makeup? Kasi nung bata po ako, talagang into makeup na po kasi nakita ko yung mama ko po na nag-makeup po siya. Tapos nung bata po ako, nakalikot ko yung makeup niya, gano'n. Pag-aalis siya, lalagyan ako ng konting lipstick, gano'n. Then mga siguro po, high school po ako na mulat sa ganyan. Start muna po ako sa brows. Kasi hindi gano'n kakapal ang kilay ko. Ilang hindi taon ganyan? Brows agad? Opo, brows. Siguro mga 13 or 14. Talaga? Mga ganong edad po. Kilay is life po talaga eh. Nag-start na po ako, starting from here, nagpababa na ako. Napag-tripan ko naman next is eyeliner, mascara, cheeks, then sa lips. Sa eyeshadow po, ayan po talaga, hindi ko siya gamay masyado. Then nung na-trigger na po talaga ako magtuloy-tuloy sa makeup kasi na nakapanood na po ako ng makeup vlog. Tapos napanood ko rin po yung makeup vlogs mo. Okay. Easy lang na makeup. Tapos yun po, nagtuloy-tuloy na po ako. Tapos bumali na rin po ako ng mga sarili kong makeup products. Ang galing to, unusual yung stages mo. Kasi from eyebrow pababa. Kasi usually, lipstick muna, tapos blush, alam mo yun, parang pataas. Lipstick, blush. Dito agad sa eyes, unusual, galing. Nung nag-start na po talaga ako sa kilay, parang every time na mag-makeup ako, parang quick makeup lang. Lagi po ako mag-start sa taas, pababa. Since sinidescribe na natin, patingin nung routine mo. Sa makeup. Yeah, okay. Patingin na. So, ito na po yung glasses ko. Yes. Start ako with toner. Toner from Irish Essentials. Tomato cucumber. Then... Okay, so pagkatapos yung skincare, parang siguro ang brows. Ang gamit ko po dyan is Anastasia. Eyebrow pomade. Nasanay po ako sa eyebrow pomade. Doon ako nag-start. So, after skincare, kilay na. Yes po. Ayan. Kilay agad ako. Yan. Eyebrow pomade nagturo sa akin ng mag-outline. Tapos yan. Para sa inang root ng ano, parang starting routine. So, yan. Skincare. Actually, yung first is yung iris din. Yung
serum, day serum, tapos pang pang eye cream ganyan. Tapos kilay agad kasi to parang to settle yung ano, yung skincare, yun ganyan. So alas paras naman tayo. Ayan. Skincare. Oo, skincare and then kilay. Pero Ate Maj, pag pag nag-skincare ka, konti lang, no? Konti lang yung ginagamit mong skincare. Mm, less is more, kumbaga, sabi sa makeup, less is more. So, kaya dapat tipid-tipid. Pero iba pa po yung skincare mo bago mag-makeup? Or parehas po yung skincare mo before you sleep? Meron kasi mga night, may pang mga pang-night, di ba? So, usually, ang ginagamit ko ng pang before makeup is yung pang-day na routine. Like day serum, kasi yung mga ano sa other eye, ganyan. Kasi yung kayong night serum, face mask, sa gabi. So, kung ano yung day skincare, yun yung ginagamit ko sa before makeup. Pero, after ko po sa kilay, sinusunod ko po dyan, concealer sa kilay. So, kilay pa rin po pala yan. Ang ginagawa ko yung po, may conceal ko lang, parang mas, parang magmukha siyang on-flick pa. Fine. Yan. New normal na tayo eh. Naka-mask. So, syempre, kilay yung life. So, gandang defined na yung kilay natin. Nagbabrow mascara mo po kasi ako. Dami mong routine kilay. Sa eyebrows! Ang mas kompleto ko yata ako sa kilay. Oo, ang dami mong routine sa eyebrows. Tapos after hukunan. So, saan mo natutunan yung, ano, yung iba't ibang routine sa eyebrows? Parang, rin po, self-taught. Ganon. Tapos, plus nanonood na rin po sa mga makeup vlogs. Parang, ayun po, parang discarte ko na lang po kung paano ko siya yung maintain, kung paano gaganda yung itsura. Actually, ikaw po yung nagawa yung ginagawa ko yung sa kilay. Kasi masyadong minalaman po ako or sarili ko lang po na pag masyadong basa po yung kilay, kasi siguro sa pomade po na ginagamit mo. Ano ka lang, kuha ka lang ng press powder or setting powder. Tapos ipapat mo lang siya dun sa kilay mo para mag-matte yung kilay mo. Parang sa halatang drawing. Parang natural pa rin yung itsura niya. Ayun, so may question ako. Nakakalabas ka ba without kilay makeup? Eyebrow makeup? nakakalabas naman po. Siguro yung bibili lang dun sa tabi-tabi. Pero as in yung pero kung magag- outfit, gano'n. As in yung lalabas. Paano po ba? Mall, gano'n. Lalabas. Papasok sa office. Hindi po. Hindi pwede. Ano yung nabibigay nung... Okay lang, kahit walang lipstick. Ano yung nabibigay sa'yo ng eyebrow makeup? Compare sa ibang ano, kasi nakakalabas ka ng without lipstick, ganyan. Pero ano yung nabibigay sa'yo ng eyebrow? Ako, kompleto niyo po yung kulang sa mukha ko. Hi! Ano po talaga, ang kilay ko manipis po talaga siya. Pero it has nothing to do with ano, parang self-confidence mo na lumabas, gano'n. Talagang kulang lang. Dati po yun ang naging issue ko. Parang kailangan, pag gusto ko, pag lalabas ako, may kilay ako. Kasi hindi ko ganun pa-confident sa itsura ko. Tapos parang, inisip ko na lang po na, dead man, itsura mo naman yun eh. Gusto nila, kung gusto mo makeup, edi okay. Kung ayaw mo, di wala. Yan, ayun po yung eyeshadow ko. Gamit na gamit. Kasi po, ano na, on the pan na ako. Pinili ko po yung parang peachy na shade. Favorite ko po yan na shade eh. Nag-start lang po muna ako sa... Ano ko, kasi dun po ako nasanay na nagkita outer piece or inner. Parang transition shade. So, usually po ang ginagawa ko pag nag-eyeshadow, light color, tapos sa edge ko, dark color. Tapos sa gitna, palaging may glitter. Hindi nawawala. Ewan ko po kung kita siya, pero ayun po. Dito, light, dark, tapos medium. Kasi parang yun na rin din po yung nakikita ko usually na sa mga makeup vlogs. Pigmented nung ano. Yung sa inyo naman po, Ate Maj? Ah,
yun sa akin. So, after ko mag, ano, mag, pangalan, magkilay, nag-ano ko, primer, face primer, tapos foundation. So, ang kaibahan sa'yo, di ba, kilay ka, tas dito na sa eyes. Ako, after nung, yung kilay kasi, parang pang ano ko lang siya ng skincare. So, nag-start ako sa face. Ang pa-set so, lang po talaga. Oo, so base talaga ako nagsa-start. Foundation, tapos concealer, yan, tapos concealer. Tapos like you, kung naglagay ka ng concealer sa may eyebrows mo and then sa eyelid, ako naman, dito sa under eye, tapos sa eyelid. So, ganun yung naging ano ko, taas. Routine ko, oo, so ganyan. Naging base, ano po. Sa eyeshadow naman, ang gamit ko, yung EB Advance. Tapos, tinry ko mag-wet application para mas, ewan ko, kumapit, pero parang hindi. So, usually, nilalagyan ko ng nude color para lang ma-anohan. Parang maset ng powder. Tapos, pumili rin. Oo. Tapos, pumili lang din ako ng peach. So, itong kung mapapansin mo yung stroke, natutunan ko to sa makeup class. So, pag kung singkit ka, para kung, parang sabi dun kasi is, it's all about application. So, kung singkit ka, gusto mong magmulat ka, so, pataas yung application. So, yan. So, so, ganun. So, ganun lang din. Tapos yung shimmer. Ikaw, pakita mo naman sa akin yung ano mo, routine mo sa base. So, after na eyeshadow, nagbe-base ka na. Opo. Ang kinaibahan lang po talaga sa aim nyo is hindi pa po ako ganun kasanay sa contour, baking and contour. Pero nanonood na po ako ng mga ganun. Mas naging ano po ako, makalikot bigla sa eyeshadow nung nakabili po ako ng brushes. Kasi gusto bumili ng brushes nun eh. Eh, kaka-addict naman talaga. Opo, after ko po mag eyeshadow, eyeliner. Yan, eyeliner. Gusto po eyeliner kasi po parang mas lumalaki po yung mata ko pag nag-eyeliner. Ayos sa essential po ulit. Yung color tint liquid matte, yung Let It Snow pa po yan. Gusto ko po yan. Yan po yung everyday na lagi ko po yan nasa makeup pouch. Ginagamit ko po yan lagi sa pipi ko kasi pag ina-apply ko siya, super blendable. And yung gustong achieve na peachy na blush? Ah, peachy na peachy. Sa mascara po, favorite ko din po yan kasi nabubuklat lalo yung mata ko. Nagiging alive tignan. For the lips naman po, patapos na siya. Sa lips ko yun naman po, in the same product. Di, parang pinareact na naman po sa color. So, ang naging base mo is yung concealer lang and then powder? Tama ba? Ang ano po niyan, so after ko po yung sa lip tint, ang pinatatapos ko, parang pinangko-cover ko po yun po, press powder. Then, last ko po dyan, pag nasa mood po ako, ako po ay nag-highlight. Those, tapos dito. Meron po akong natutunan. Alam niyo po yung view sa false eyelashes. Meron po kasi ako nun. Ang ginagawa ko po nun, dahil hindi po nga ganun kakapal yung kilay ko, yung dito lang yung dito. Dito lang na area. Lalagay ko po nung glue ng false eyelashes. Tapos, patuloyin ko lang saglit. Kasi, old spoolie ko po. Inaangat ko lang. Parang bushy, Opo po. Para ma-achieve ko yung bushy look. Yes. Sa area na yan. Ay, magandang tip yan ah. Sa mga makeup enthusiast pero nagmamask, ayan. Ang dami natin natutunan kay Gelai ng mga kilay tips. Kilay. Oo, pero alam mo, ang kaibahan natin sa routine is yun nga, ako may foundation, tapos yun, may powder pa, ganyan. And nag-contour ako konti, so ewan ko kung kita. Gusto ko lang din kasi may jawline, kasi wala akong jawline. Kasi
Alam mo yun, double chin yan. Gusto ko yun. Tapos, ako medyo nakakasensitive doon. Like, gelai ko yun. Ang dami kasi yung pagkain na mga benta online, diba? Anyway, so yun. And then, so after ko ng sa mata, yun, nag-ano rin ako, nag-mascara. And then, highlight din. So, same as you. So, sa ilong dito. Yeah. And then, parang, pili ko nga parang style na peach eh. Parang, alam mo yun, guys, hindi ko pinag-usap si Gelai. Medyo parehas kami na peach look. Ang iba lang, nag-glossy ako. Parang kumain ng lechon. Pinakita akong post mo na about self-love. So, kasi, alam mo, while I do, ewan ko lang ba ako nag-start 2018 siguro, as in yung full na makeup. Dati, ang culture is, pag nag-makeup ka, maarte, di ba? Parang, basta ang daming judgment about doing makeup. Pero as I go along, may mga kabataan or women na ginagamit nila to boost their confidence. And alam mo yun, mas mano nila yung self-love nila. And recently, I saw your post sa Instagram about self-love. Can you talk about, a little bit about it? I mean, baka may advice ka sa viewers na ano yung pinagdaanan mo and ano gaano ka importante yung self-love. Ayan. So, yun nga. Nagsimula yung post ko na sa self-love. Just may sinalihan ako ang ambassador and sana makapasok ako. Yung self-love po, ang big deal sa akin yung bata po. Kasi, I think, for almost 4 years or 3 years, binigyan ko na Gelai. Yung nasa high school ako. Po, nasa ating bagla ko. 19 na si Gelai, okay? 19 and then, years old, yes. Yun nga, nung high school, 3 years or 4 years akong binuli. Pero, binubuli ako kasi nga sa itsura ko noon, sa ngipin ko, kasi nagpa-braces ako sa ngipin ko, sa buhok ko, kasi kulot ako noon. Hindi ko tanggap na yung itsura ng kulot ko. Yung sinabi ng self-love nga, sobrang down ako sa sarili ko noon. Talagang naiingit ako sa mga kalasi ko, bakit sila nakakapag-ayos ng ganito, buti pa yung buhok nila, ang ganda-ganda, yung lipstick nila. Minsan nga po sa katawan, nadadamay din yung sarili ko. Yung parang buti pa sila, gandong ano, yan. Nakatulong sa akin yung self-love nung na-in-love din ako. O, di ba? Nung na-in-love ako, share ko lang. Maririnig to ng mama mo. Okay lang. Ma'am! Nung na-in-love ako, actually, nung na-in-love ako, hindi naman nag-boost yung confidence ko. Actually, lalo ako na-down nung na-in-love ako. Nag-expect ako, in love ako, so dapat blooming ka, ganyan-ganyan. Pero hindi. Yung confidence ko lang sobrang baba ko, ganyan. Kasi nga, yung ex ko, yun. Hindi na, anyway! Hindi niya ako tinulungan at all. Anyway! Anyway! So, after nung breakup namin, dun ko mas minahal yung sarili ko. I was like, tinignan ko na yung sarili ko, kinausap yung sarili ko na love yourself bago yung iba. So, build up ko lang po yung sarili ko talagang maghanap ako ng way kung saan ako magiging happy, kung saan ako naging confident sa pagdadamit ko, sa pag-ayos ko ng buhok, pag-ayos ko ng nag-tartal ng makeup kasi dahil sobrang natuto na talaga ako. Alam mo, I admire you kasi at a very young age, na-realize mo yung ganon. I mean, totoo, alam mo yung kabataan ngayon, parang tanda ko na. Parang, ano na rin ang real? Siguro nakakatulong yung social media. Kasi nung panahon namin na, siguro 19 ako, hindi masyadong, alam mo, wala kami means para mag-social media or, you know, para ma-realize namin na yung mga bagay-bagay. Na-learn namin through experience. So, like you, siguro mag-agree ka na malalaman mo talaga or ma-realize mo talaga yung isang bagay through mistakes or through failures. Yes. Kasi diba, ano talaga yung experience is a good teacher, diba? So, imawa ikaw, experience heartbreak. Kasi bakit? So, na-realize mo na kulang ka ng pagmamahal sa sarili mo, anong gagawin mo. So, ang gandang ano yun, realization kahit ngayong bata ka pa. And
you are a good inspiration sa mga nanonood na kasimitan mo or ka-age bracket. So, yun, gamitin mo yung platform mo and mag-share ng mga, ayan, wisdom, ayan. Skincare muna talaga. I mean, para siyang canvas eh, di ba? So, take care of your skin muna siguro bago ka mag into makeup. Yun din yung misstep ko kung parang late ko na natutunan na mag skincare. Alam mo yun, parang wala sa routine ko yung skincare. So yun, late. Pero ma-advise ko sa beginners yun, skincare talaga muna. And don't try to change what you look like. So, kung ano man yung itsura mo, huwag mo baguhin. I mean, alam mo yun, parang enhance mo lang. Ganyan. So, okay. So, Gelai, share mo naman sa amin ang iyong social media accounts para makita ka natin. Practice ko pala na to. Okay. So, follow me on Instagram. It's marie_angelalala. Pakapaltang ko na yun para mas madali na lang ma-search. Yun. Instagram account lang po yung share ko. Kasi, how about your YouTube? Private pa. Ah, may YouTube channel. Search yun lang po is Marie Angela. Siguro bigay ko na lang po yung link kay Ate Madge para mas makasubscribe. Yes! Kasi ako nag-upload eh. So, upload ko na lang yung tutorial ko kanina. Yes! So guys, lahat ng link na social media ni Marie Angela or Gelai, lalagay ko sa description box below. And also yung sa akin, syempre, Madge Leoparte. Everything Madge Leoparte. Twitter, Madge Leoparte. Instagram, Madge Leoparte. I also have Instagram for beauty. Everything beauty or makeup. Majestic Glam. And Facebook page, Madge Leoparte. So, ilalagay ko na lang sa versus screen or sa description box. Thank you, Gelai. Thank you. Thank you, Tara. Excited na ako sa first YouTube video mo. Nag-iipon ko pa, pero sige. Thank you, Gelai. And thank you for watching, guys. Thanks for watching.